Kapatid, taga na muna. Bago may sarado, pwede ba bigyan mo ako kahit ilang minuto? Pakiramdam mo, eto na naman siya. Every Monday, Wednesday at Friday, laging sa Bread Talk, mukha niya aking nakikita. Well, wala na bang iba? Pasensya na kapatid ko ikaw ay nagkasawa. Well, kaya ko lang naman ito ginagawa. Dahil gusto ko na ikaw ay may mangaya. Kahit nasabihin mo, every other day, meron kang bread na makakain. Igan, matanong ko lang, sa isang buong araw, ano-ano nga ba ang mga bagay na ipinagkakabalahan? Mahilig ka rin bang manood ng K-drama? Tulad ng ilan? Na ikaw, pag may pera at masaya, ang buhok mo, unat. Pero kapag ikaw, mahirap at malungkot, ang buhok mo, kulot. Sa laban ng buhay, parang lagi ka nalang talo. Pakiramdam mo, parang hindi ka na nananalo. Well, baka puro ka nalang mobile games, mobile legends, Dota, at kung ano pa. Well, ngayon pa naman ng COVID, huwag ka nawang mabuli. At makita mo na ang tanging paraan kung papaano kang mananalo ay kung nasa iyo ang Panginoong Hesukristo. Kung marahil ikaw ay katulad ng diilan, puro TikTok challenge ang pinagkakaabalahan. Kapatid, our Lord Jesus wants to talk. Ano bang mas bagay sa akin? Short hair? O ikaw? Ang masasabi ko sa iyo, mas bagay sa iyong magpuri sa Panginoon. Ito ang sabi niya sa kanyang salita sa Salmo 147 verse 1. For it is good to sing praises to our God, for it is pleasant and a song of praise is fitting. Pag ikaw ay umaawit at nagpupuri sa Kanya, nagmumukha kang pogi at maganda. Kaya saan ka pa? Tara, magpuri ka na. Bagay sa iyo. How about this one? Lagi ka na lang nagmamahal, pero pakiramdam mo, lagi ka na lang nasasaktan, at lagi ka na lang iniiwan. Kaya titignan mo sa Facebook, panayang hugot mo. Well, ang sabi sa'yo ni Kristo, He heals the brokenhearted and bandages the wounds. Kapatid, kung ikaw ay isa sa aking mga nabanggit, marahil ay panahon, para maiba naman, bakit hindi mo subukan at iyong sagutin ang kanyang panawagan? Huwag ka nang mahiya. Sabi nga ng Lord sa kanyang salita, He counts all of the stars and He calls all of them by name. Kung ang stars nga kilala niya, ikaw pa kaya? Kaya itong panahon ng ECQ, paminsan feeling mo, walang nakakaunawa sa'yo. Pero ang sabi ni Kristo, His understanding is beyond comprehension. Kasing lalim ka man ng balon, naunawaan ka ng Panginoon. Ultimately, ang gusto ni Lord, relationship. Gusto niya pang matagalan, pang habang buhay. Si Lord, hindi siya paasa. Sa Kanya lang, tayo merong tunay na pag-asa. Pangako niya, steadfast love, verse 11. Yan ang kanyang offer. Kaya saan ka pa? Sa Lord lang, mayroong forever. Mahal na mahal tayo ng Panginoong Hesukristo. Alam niyo ba yun? Kaya nga siya namatay at muling nabuhay para tayong lahat maka-experience ng forever. At sa Kanya, meron tayong happily ever after. Teka, may challenge ako. Promise, panghuli na to. Kung nangusap sa'yo ang mensaheng ito, sana naman iyong tanggapin at papasukin ang Panginoong Hesukristo dyan sa puso mo. It would only take you a minute. But the question is, will you do it? Alam mo, ang Panginoon, hinihintay ka lang. Nandyan lang siya. Kaya sa araw na ito, ako'y mananalangin at sumabay ka. At ating damhin ang pagkilos ng Panginoon, dala niyang pag-asa sa lahat sa atin.
Panginoong Hesus, sa araw pong ito, nawa ang taong nakikinig ng mensaheng ito ay patuloy mong katagpuin. Patuloy mo kaming palakasin sa aming pananampalataya sa iyo. Patuloy mo kaming buklurin ng iyong pong pag-ibig at pagmamahal. Maraming salamat po sa pangalan ni Hesus. Amen. At kung ito naman ang unang pagkakataon na narinig mo ito, tara, sumabay ka sa aking panalangin. Panginoong Hesus, inaamin ko po na ako ay makasalanan at nangangailangan ng iyong kaligtasan. Panginoon, hindi ko kayang iligtas ang sarili ko. Ngunit nangako ka na ako ay hinding-hindi mo iiwan at pababayaan. Sa oras pong ito, ay tinatanggap kita bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Ikaw na nga po ang manguna sa akin. Papagharian mo ang aking puso at maramdaman nawa kita sa aking buhay sa araw-araw. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Kapatid, may God continue to richly bless you in the spirit of our Lord Jesus Christ. Have a good day.